Susubukan natin tong mainit na kung talagang tumutunog na. Muli, nandito na naman tayo sa ating mga ginagawa sa buhay na simpleng-simple lang naman na kung saan si Mr. Peps ay magluluto ng isang pikidilyo sa bayan ng Camarinesor o sa bandang Rinconada. Ito ay napakahalaga. Isa talaga to sa pinagmamalaki ng bayan ng Rinconada, yung ganitong lutuing mahalaga. Ito'y ginagawa nung mga sinaunang panahon hanggang kasalukuyan hindi nawawala yung tradisyon ng ganitong pagluluto talaga. Ito'y minanamana ng iba't iba hanggang sa nakarating sa akin na. Patuloy-tuloy ko na nga ang ginagayat-gayat yung iba't ibang rekado na para sa aking mga sasangkapin sa lutong pikidilyo na. Ayan, may buhawi na! Lalaksyan na natin yung para tayo na sa Korea! Itong aking paggagayat-gayat o kaya paghiwa-hiwa ng rekado, ito'y pwede nating hindi tingnan basta't kabisado lang natin yung ating ginagawang simpleng-simple lang naman. Kumuha na nga ako ng ibang kasangkapan para mas mapabilis natin yung ating gagawing simpleng-simple lang naman. Patuloy-tuloy ko na nga siyang pinipino ng pinipino na yung hanggang sa mapino na nga siya ng lubusan. Another one, yung patuloy-tuloy ko nating hinihiwa yung sibuyas na hanggang sa pipinuhin na naman natin siya at gagrindin na nga natin ng lubusan. Kailangan talaga yung sangkap nito ay pinong-pino para manot sa kanyang laman yung pinanglasa nito. Ito na yung easy way na gagawin natin. Tuluyan ko nang natapos yung aking pag-grind na patungo na nga tayo sa pag-mix-mix na naman. Nandiyan na nga yung iba't ibang sangkap nating inilagay tulad ng santol at iba't ibang pampalasa na yung aking inilalagay na. Asin na nga yung isinunod kong inilagay na. Patuloy-tuloy natin yung mini-makos-makos. Yan, tuloy-tuloy na tayo sa pag-mekos-mekos. Sabi nga ng ating kapatid na Indiano, i-mekos-mekos na yan. Patuloy nga natin mini-mekos-mekos siya. Yan, at may nanonood na gwapo talaga. Kaya lang na inya sa camera. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-mix-mix-mix-mix na. Walang, napakasarap na. Ang pinaka-importante sa lahat, malinis lang yung ating kamay. Kinuha ko na nga yung isda kong sasangkapin. Saka natin ipapalaman siya rito. Nandito na nga, inilalagay ko na yung lubos na magpapalasa sa kanya. Iba't ibang uri nga ng sangkap yung aking grinayin kanina. Ito talaga yung lubos na magpapalasa rito sa ating ginagawang simpleng-simple lang naman. Yung mga kamay ni Mr. Peps at yung pinakang sariwang isda, yung sariwang sangkap, yung talagang the best dito sa ating mga ginagawa. Sa parting Kabikulan, ito yung pinakang the best na putay, lalong-lalo sa Rinconada area. Pag doon sa pestahan, mayroong ganitong putay, ito yung una mong kukunin. At yung kukuha, hindi magdadalawang isip. Ito tapos yung karne, ito muna yung unahin. Nagawin natin panali. Hindi na siya makakawala. Yung palaman niya, yung pinakang pinaprotekta natin doon na hindi makawala. Kaya may ribbon na siya. Muli, itong ating ginagawa ay ginagawa to ng karamihan nila lang. Ito'y hindi dapat kayong gitaan. Ito'y maaaring tularan ni naman kung nais nyo rin lang naman. Patuloy-tuloy ko na nga siyang iginapos ng iginapos hanggang sa hindi tayo nagsasawa sa ating mga ginagawang simpleng-simple lang naman. Pwede na siyang gift ngayong Pasko. Naalala ko, sobrang hirap nitong gawin nung mga unang panahon gawa ng wala pang grinder noon. Lahat ng paghihiwa ng rekado ay mano-mano lang naman. Buti nga ngayon napabilis na yung ating mga ginagawa dahil sa high-tech na mga pamamaraan o kaya sa mga kasangkapan natin ginagamit. Tinali ng ganito. Yung timpladong sangkap na nasa loob, ayun talaga yung magkapasarap. Di lalo na pagluto na, di napakasarap niya. Patungo na nga ako sa pagpapapoy na at magbibigay tayo ng kaunting kwela lang naman. Pinaikot muna natin siya at tinilagay na nga natin siya. Patuloy-tuloy na nga tayo sa pagpapapuyo kaya pagpapalingas niya yung ating gagawin na. Binuhos ko na rin yung mantika niya. Susubukan natin tong mainit na kung talagang tumutunog na. Tuloy-tuloy na nga tayo sa pagpiprito na at nilalagay ko na yung mga isdang aking piniprito hanggang sa binaliktad ko na siya. Muli, maraming salamat nga pala sa mga viewers natin dyan at mga followers natin dyan na hindi kayo nagsasawa sa aking video.
sa inyong panonood na walang pumilit kanino man sa inyo para panoorin niyo ang aking video. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain sana tayo ng buong may kapal sa ating mga gagawin at magagawa pa sa buhay. Kung sakasakaling maibigan niyo yung aking video, don't forget to like and follow and share. Hanggang sa tuluyan na nga nating matapos yung ating mga ginagawang simpleng-simple lang naman. Ayan na nga yung finished product niya. Wala na tayong bang gagawin nito kundi tikman na natin to. Kung gano'n na siya kasarap. Tinanggal ko na nga yung pagkabuhol niya para matikman na. Ayan, lalasahan na nga ni Mr. Peps itong kanyang niluto. Ito yung pinakamasarap dito, yung palaman niya. Ayan yung palaman niya. At titikman na natin kung gano'ng nakasarap yung lasa. Init. Nandun yung kakaiba. At meron pinagkaiba. Kung kayo na yung uhusga, yung lasa nito, nanunot yung lasa. Kaya ano pa? Tara! Tikman na natin to. Lalo-lalo na itong palaman. Swabing-swabing yung lasa. Nanunot sa kaila ilaliman talaga. Talaga yung mga the best talagang mga kumain. Bandang Kabikulan sila inaangaan sa larangan ng pagkain. Wow. Sarap. Bakit naman masarap? Na, ma'am. Kaya ano pa? Tara na. Masaramon talaga, Mr. Peps. Basta Bicolano, Oragon. Ayan, anong masasabi mo naman? Masiramon.